Pagtrato ng Marcos administration sa convicted child abuser na si Franz Castro at pananahimik sa panggigipit ng gobyerno kay Pastor Apollo Siquibloy na isa palang akusado. Questionable para sa isang dating kadre ng CPP and PANDF. Kaya naman sa tingin niya ay mayroong sabuatang nangyayari sa Marcos admin at sa komunistang teroristang grupo. Si Ina Mordel, sorry po! The excessive and abusive use of state power by the Questionable ang pagpapatupad ng batas sa ilalim ng Marcos administration. Ayon sa dating National Intelligence Officer at kadre ng komunistang teroristang grupong CPP and PANDF na si Jeffrey K. Eric Celis. Ito'y hugot ni Celis sa ginagawa umanong panggigipit ng Marcos administration kay Pastor Apollo Siquibloy na nananatiling akusado habang tahimik ang Kongreso kay Franz Castro ng ACT Teachers Part List na kamakailan lang ay nahatulan ng guilty verdict sa kasong child abuse. Ani ka Eric, patuloy lamang ito na mayroong sabuatan sa pagitan ng teroristang grupo at ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos lalo na sa mababang kapulungan dahil sa kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. There is an obvious and undeniable conspiratorial relations. No? Ugnayang nakikipagsabuatan sa pagitan po ng gobyerno ni Marcos Jr. through his cousin indirectly dumadaan sa kanyang pinsan. Itong aliansa na ito, lalo na sa House of Representatives kung saan nandiyan ang tatlong operatiba ng CPP, NPA, NDF. Anya, tinuturing ng Marcos administration na kriminal si Pastor Apollo maging ang mga Duterte kahit na wala pa mang hatol. How can you consider criminal si Pastor Kibuloy at sila Duterte at Sara Duterte at si Rodrigo Duterte? Wala namang mga conviction ng mga taong ito. Inaakusahan sila gamit ang political operations ng gobyerno ni Marcos, but they are not convicted or even put under trial. Itong si Franz Castro at si Saturo Campo, convicted beyond reasonable doubt. Kaya naman hinamon ni Ka-Eric ang kamera, lalo na si House Speaker Martin Romualdez na disiplinahin o tanggalin si Franz Castro bilang mambabatas matapos itong hatulan guilty sa kasing child abuse. Dahil anya, kung nagawa nila ito kay expelled Congressman Arnie Teves na wala pang hatol ng korte, dapat lang na umaksyon sila sa isang convicted child abuser at kilalaan niyang urban operative ng teroristang grupong CPP and PANDF. Hindi na maitatanggi ni Martin Romualdez na kung hindi nila disiplinahin at tatanggalin sa pagka miyembro ng House of Representatives itong si Franz Castro kasama ng iba pa niyang mga kasamahan on the ground of their very gross violations na sa ating mga batas, lalo na sa pagsasamantala nila sa mga kabataan at sa mga katutubong pamayanan with court conviction, na it affirms now na totoo ang collusion na ito, and therefore mananagot din dapat yan sila Martin Romualdez at ang gobyerno ni Marcos Jr. for conniving and conspiring with the enemies of the state like Franz Castro. Dagdag pa ng dating kadre, delikado ang ganitong estilo ng Marcos administration. And this conspiracy and collusion are very inimical. Hindi po ito nakabubuti sa ating mga institusyon ng gobyerno at sa democratic institutions natin, sapagkat nasasabotahi yung ating mga kapangyarihan ng ating batas at nagagamit pa ang mga naturang kapangyarihan para pag-ati-atiin ang mamamayan at pagsamantalahan at atakihin ang mga mabubuting mga nagtumutulong sa gobyerno kagaya ng ginagawa nila ngayon laban sa kay Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, and even kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ. Matatandaan na una nang nagpahayag si Pastor Apollo na nanganganib ang kanyang buhay dahilan upang hindi siya magpakita sa publiko.